told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hello nga master, kumusta kayo dyan? And welcome back to my channel, this is Daddy M Adventure. So today's discussion po, I'll share sa inyo kung paano ko ginawa yung floater for sa biki natin, yung rattler, at ano yung mga material na ginagamit natin. So I actually have here mga master, yun. Yung sa dulo niya is yung kahoy and sa gitna yung PVC. Actually mga master, wala tong butas sa gitna kasi yung ginamit kong material is maliliit na ganito. Yung nasa bahay natin makita, yung ginagawa natin for sampayan, ito yung ginawa ko. Parang ginanon ko lang yung nasa dulo para magiging bilog siya and tapos hindi siya matatanggal pag nilagay natin sa ano natin, sa main line or sa line natin sa pamingwit natin. So yung ginamit ko is itong maliit, but we can try to look sa mga store, baka mayroong mas maliit pa dito. Tapos matibay naman siya actually mga master. So advice ko lang, bago nyo siya i-screw dito, lagyan nyo siya ng marine epoxy, tapos ihigpit nyo niyang ganun, hindi niya yan matatanggal. Tapos medyo malaki lang yung nasa sample ko ngayon, but I'll look sa mga store kung may mas maliit pa dito. I think tryin kong mag-look tomorrow, but yeah, okay naman. Walang ano, wala siyang yung nasa ilalim master is plain lang talaga siya, which is free yung mga ano natin, bilog na metal na mag ano, magta-transfer ng area sa loob, which is mas malakas yung ingay ng rattler natin. So stay tuned and I'll discuss what are the materials I use to create this. Okay? Thank you so much mga master, and sa book na to, sa Biki Rattler na floater. Wood yung ginamit natin para hindi agad siya masira, like matama siya sa bato kung asan man matama dun sa pagtapo natin while nag-fishing tayo. Alright mga master, keep watching! Alright mga master, continue tayo sa discussion for today's video, no? So, balik tayo sa topic. So, ano yung material na ginamit ko mga master? So, first na ginamit ko mga master, of course, itong kahoy wood. Pwede lang kayo maghanap dyan mga master sa gilid ng bahay. Yung mga sanga ng kahoy na hindi niya magagamit pa. So, what I did mga master is, nagputol ako ng ganito kalaki, no? Ganito kahaba. Tapos, naggawa ako ng line ito mga master. Naglinis ako gamit yung kutsilyo. Pagkatapos is naglapad ako ng PVC. Pagkatapos kong naglapad mga master is dinako ko siya dito. Yung ginamit ko hindi ka gano'ng ka taas, ganito lang. Kung wala ka kayong mga maliliit na ganito master, i-cut nyo lang gamit yung cutter nyo kung meron kayo. Pagkatapos master na malinis, nag-cut ako ng PVC na ganito kahaba, ganito din kalaki. The reason mga master na nilagyan ko ng ganito, yung plastic o PVC, para pag close natin dito mga master, sa loob mismo is pure plastic. The reason why is para mas maging maingay yung mga bearing balls natin pag gagalaw sila sa loob ng floater natin. So ayun. So sample natin mga master, ito yung ginawa ko kanina. So sample natin yung tinanggal ko mga master. So tatlong ball bearing yung ginagamit ko, ganito rin kalaki mga master. Kayo nang bahala, dito lang yun sa mga ano, store ng mga motor or bike, pwede kayong bumili doon. So tatlong piraso mga master yung ilalagay natin, tapos close natin yan. Ganon. Ayan. Maingay talaga mga master, no? Magandang pakinggan sa mga talakitok na target natin.
Ayun. So, wala akong butas na nilagay mga master para doon sa stainless wire na lalagyan ng nylon natin or yung braided line natin. Ang gagamitin ko mga master is ganito. Hindi ito ha, yung malaki mga master. Yung pinakamaliit na ganito mga master. Hahanap ako actually tomorrow mga master sa store. Sana meron. Pero actually mga master may nagawa na ako. Pero hindi gaano kalakihan. I'm sorry, hindi gaano kaliit. Ito yung size niya. Matatanggal naman ito mga master kung gusto nyo palitan. Ganun nyo lang. So, for now mga master, ito lang muna yung ginagamit ko kasi maghahanap ako tomorrow. Sana may mas maliit pa dito. Tapos iganon nyo lang sa pliers nyo mga master para sisirado siya at hindi na siya matatanggal dun sa line nyo katulad nitong original niya. Alright, so para hindi yung matanggal sa loob mga master is gagamitin ko yung glue yung mari-epoxy na lang para mas matibay siya. Tapos yung kahoy na ginamit nyo is hindi naman talaga perfecto mga master. Yung kahoy, yung iba is malapad dito, yung iba is sakto lang. Is pwede natin ma-cover ito sa marinifoxy at mas matibay at mas maganda. Yung nasa loob master, walang line sa gitna. Kaya yung bearing ball natin is free na free siyang gagalaw pag mag-retrieve tayo doon sa agad pag pagtapo natin dito. So, ayun mga master. Yun, ganda ng ingay niya. So, yung sa biki naman mga master is ginamit ko is crystalline na string yung ginamit ko. Tapos yung hook size ko naman ng mga master is 672 ata to. Yung size ito nakalimutan ko ng mga master. Pero actually mga master, kayo nang bahala sa size niyan para yung depende sa area kasi mga master. Dito kasi sa amin hindi gaano kalakihan yung mga talakito, kaya hindi gaano kalakihan din yung hook na ginamit ko para at least madali natin yung mga target natin na mga talakitok or yung bugaong sometimes mga master ko kumakagatin. Tatlong piraso yung ginawa ko master sa mga master sa biki natin. And yung material is yun nga green, yellow green na crystalline string. Tapos yung may black and silver din tayo. Tapos yung isang ginamit natin yung pang final na kabit natin is yung condom. I'm not sure mga master kung ano talaga yung use nito, pero mostly sa mga nakikita ko sa mga kasamahan ko na na-order nila is may condom talaga. Tapos yung ginamit ko din last time mga master, yung nakahuli ko ng mga talakito, tapos yung bugaong is may condom talaga naman siya. Kaya nilagyan ko naman, I'm not sure kung ano, pero parang buntot na din ng isda to kung tingnan kung gagalaw ito dahil sa ilalim dun sa tubig. So ayun mga master, yun yung material ko. Kaya to sinir ko sa inyo kasi para sa akin mas maganda to kaysa dun sa isa yung may wire sa gitna yung stainless, kasi yung ball kasi hindi siya free na makagalaw sa loob, kaya hindi gaano kalakas yung ingay niya kumpara dito sa natin yung ginawa natin. So ayun mga master, tomorrow try kong mag-lock mga master sa ganito mga master. Sana may mga maliit, pinakamaliit nito mga master para at least mapalitan natin itong yung ginawa natin, yung kinabit natin sa floater natin, ilagay natin. So alright, so abangan nyo mga master yung yung video ko nito kasi mag-test fill tayo nito sa dagat. Sana makahuli tayo ng talakito at may pangulam din tayo. Of course, na-enjoy din tayo sa mga ginagawa natin. Yun yung importante. Nawawala yung stress natin galing sa trabaho. Alright! Alright mga master, so ayun, na-discuss na natin kung yung mga material na ginamit natin sa paggawa natin ng sa biki floater. Gamit yung wood, PVC, and yung bearing balls natin, tatlong piraso. So, I hope mga master, nakatulong din ako sa inyo kahit kunti kung papaano, at nabigyan ko kayo ng counting idea kung papaano to gagawin ang floater, especially sa mga beginner. Katulad ko, beginner din ako, actually ako mga master, pero
may mga na-experience din ako gamit ito at napahuli na din ako ng talakito. Saka yung bugaong kakain din ng actually sa baking. Ito yung sa baking mga master. Alright, so iti-test field natin to mga master sa next video natin. So I hope makahuli tayo for ulam. And of course, as what I have said earlier mga master, hahanap din ako ng maliliit na ganito mga master para at least ilagay natin sa floater natin. And of course, lagyan din natin ito ng marine epoxy para magiging matibay pa ito mga master. So again mga master, thank you so much for watching this video and I hope you don't forget to subscribe, like and share. You can actually leave a comment mga master kung may ma-add kayo na idea or may ma-suggest kayo na mas igaganda pa ng ano natin sa Vicky Rattler natin or itong floater natin. Alright, thank you so much for watching and God bless you all. Bye!